ka na mga kakusina. Magandang araw mga kakusina. Gagawa tayo ngayon ng napakasarap na recipe. Ito ay ang gisang paro. Ito ang naisip namin iluto para sa inyo sapagkat ngayong Pasko, marami ng mga karne. Kaya para maalis naman ang suya, maalis yung paglasa na natin, over na tayo, nagano kami ng hipon ng paro. Ito ang mga ingredients natin. Meron tayong paro, hipon. Meron tayong bawang, sibuyas, patatas, kamatis, salt and pepper. At saka yung gata. Mga kakusina, umpisan na natin ang ating pagluluto. Ito. Gaya ng dati, konting oil, bawang, sibuyas. Pag pinaghalo ko na, ilagay ko na yung ating patatas para mapirito siya. Tuwing gagawin ko ang recipe ito, naalala ko nung maliit kami. Yan, ito muna ang tinuro sa amin sa kurang-kurangan. Nagkukurang-kurangan kami. Tulutuan ba? Tinuro kami ng aking grandmother ng ganito. Lalagay ko na po ang ating kamatis. Iniwa po natin dito ang ating hipon, no? Para yung lasa mapasok po, tsaka para yung itim na vein niya maalis po, no? Ito. Buhay na buhay ang ating shrimps. Nanggaling po ito sa Sasuan. Pag yung ating patatas po ay medyo cook na siya, maaari na tayong maglagay pa ng ibang ingredients. Lagyan ko na ng konting asin, pepper, lalagay ko na po yung ating shrimps, no? Ating remaining gata. Pag po naging pinkies na siya, tama na po, luto na po siya ngayon. Huwag natin i-overcook yung mga shrimps. Kasi po, pag na-overcook yung shrimps, matigas po siya. Mas maganda po kapag lambot-lambot siya at malinamnam. Ito po, tapos na ating ginisang paro. Ilalagyan po natin ng dahon ng bawang.
kulay pa lang, masarap na. Lalo na siguro pag tinikman natin. Ito ang ginisang paro from my kitchen to yours. Mana? Sarap! Champion, ang sarap! Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!